1 hour later. Magandang hapon po sa ating lahat. Kani-kanina lamang ay namatay po ang ating rabbit daw. So may 7 po siyang kids. So bumili tayo ng goat's milk as a milk replacer. I-try po nating ipainom to sa mga kids para mabuhay. So sayang yung ating rabbit daw. So ito lang choice natin para mabuhay sila. 1 hour later. So ito nga guys yung mga kids. So 2 days old lang po mga to. So hindi niya napadede ng I think yung pinanganak may konting milk naman sa tummy nila. So actually ang mga kids nabubuhay yan ng 3 days before sila mamatay. Walang gatas. So pang 2 days ngayon, trinay natin itong goat's milk na. So ganito po ang magpainom. So dahan-dahan lang natin lalagyan ng droplet. So dahan-dahan natin pindutin para hindi mabigla. So ganyan lang. Parang dip-dip lang siya. Medyo mahirap guys, pero pagtsagaan lang natin para mabuhay. So actually 7 yung anak ng daw natin. Malaki yung ano. Alas mo na. 1 hour later. So ganyan lang guys ang magpa dede ng mga kids. So talagang matagal, tsagaan lang talaga. So actually yung do natin namatay na kasi hindi natin alam kung anong cause, kasi ang due date niya is May 10 pero nanganak siya ng May 13. Actually, lumampas siya ng 2 days and ang napansin ko kasi sa daw natin, nanganak siya ng isa after 6 hours, dalawa. So, hindi minsanan yung panganak niya. So, ang nangyari doon, ewan ko kung nabinat o parang may hindi siya nailabas pa na anak niya. So, namatay na lang bigla. So, kinaumagahan. Nga matigas na. So hindi natin alam ng boss kung paano namatay. So ganito lang nga guys ang magpainom. Huwag po nating ipasok yung siren saka i-press yung ano kasi minsan malalagyan po yung ilong nila. So yun ang cause ng pagkamatay. So pag nalagyan yung lungs nila ng gatas, posible nilang ikamatay. So talagang tsaga lang. So kung 7 ito, siguro magpapadede ka abot ng mahigit ng 1 oras. Tsagaan lang talaga guys. Kung buhay sana yung daw natin, yung pinapakain natin dapat malunggay. So magproproduce siya ng para magproduce siya ng maraming gatas.
So minsan kasi guys, ang experience ko, minsan nauubusan din ng doon natin ng gatas. So dapat maglagay din tayo ng malunggay araw-araw para continuous yung gatas ng ating mother doe. So dati kasi na experience ko, anak nila 8. Tapos biglaan na lang may namamatay. Yun pala, naubusan din ng gatas. So pansin nyo, pumapayat yung ibang kids. So minsan ang nabubuhay, 4 lang, 3. So kailangan talagang maglagay tayo ng mga malunggay. So ito nga, 7 sila, may 2 brown, 2 black, saka 3 white. Actually yung mother daw natin, brown ang kulay, first time lang siya ng anak ng brown, so doon pa siya namatay. So 3 years na yung mother daw natin, ilang beses din siyang nanganak na. So hindi ko alam kung isang cause yun ng pagkamatay niya. So siguro matanda na rin, hindi niya na kayang manganak. Kung bakit hindi siya minsanan ng anak. So isa-isa, 2, siguro may naiwan, so hindi niya nakayang ilabas. So yun ang alam kong cause na pagkamatay niya. So ganito lang talaga guys, tsaga lang talaga. Merong nabibili sa Shopee na chipon na maliit, kaso yung naibigay sa atin guys, yung malaki. So pag bibili tayo sa Shopee, siguraduhin natin na yung order natin is yung maliit, kasi yung minsan yung nasa picture sa Shopee maliit nga yung nakalagay, pero pag dumating malaki. Pang pusa naman yung naibigay, so hindi na tayo naka-order. So ginanuman natin expect na ganito ang mangyari, mamatayan tayo. So hindi tayo nakabili ulit. So kung meron sana yon, mas maganda. Pag ganito kasi, sirens ang gamit natin, mahirap. So ganyan lang guys, unti-unti lang ang paglagay natin. Huwag nating biglayin kasi may papasok na gatas sa ilong nila pag may pumasok, posibleng pagkamatay ng ating kids. Sayang guys, sana mabuhay itong mga to. So ang problema lang sa nabili nating goat milk, walang nakalagay na instruction kung ilan ba yung ratio ng timpla natin ng gatas saka tubig. Kalagay kasi minsan pag nasobrahan natin, hindi alam kung may effect dun sa pigs natin. So i-try lang natin, so sana mabuhay. First time lang natin ito gawin. So minsan huwag tayong magbigay ng
kahit anong gatas kasi hindi sila mabuhay. Kunyari yung mga berbran, hindi pwede yun. Kasi mataas daw ang sugar content. Pero ewan ko kung may nakatry na malabuhay ang mga kids nila na gamit yun. So, nakakangalay din guys. Pero ganito dapat ang tamang paghawak pag nagpapadedi tayo ng kids. Talagang tsagaan kasi matagal, abutin tayo ng isang oras. So ang pagpapadedi rin ng kids kailan pag kahit twice a day na kasi konti lang yung pumapasok sa tiyan nila. Di tulad pag buhay sana yung mother daw nila, kahit once a day, pwede. Kasi kita natin guys, pag ang doang nagpapadede, talagang malalaki yung tiyan nila. So kahit isang araw na kinaumagahan, meron pa rin natirang gatas sa tiyan nila. Itsura ng mga kids parang aso rin pag titigan nyo, parang maliliit na aso rin. So ayun nga guys, ang kung paano magpadede ng ating mga kids. Sana nagustuhan nyo yung video at may natutunan tayo. Thank you for watching.